Pero God is so good kasi yun nga, may prepare na pala siya. Kaya pala tinanggihan kami. So this is just a realization ni Uncle Boy. Sana mangyari sa akin. Simba kami sa may isang church na nagsisimba kami. So, meron doon isang kasamahan namin na nagtatrabaho sa hospital. So, naalala ko, sabi ko, oh, i-chat ko pala si Pastora, baka meron doon sa kanila. So, yun nga, chinat ko si Pastora. It was 4 or 5 p.m. Chinat ko agad si Pastora, na magkakasing ganito po, meron po ba kayong alam na ENT? So sabi niya, meron dito sa amin, punta na kayo dito hanggang 9 p.m. lang kami. So, sige Pastora, punta agad kami dyan, magdi-dinner lang kami. So, yun nga, na-realize ko, naisip ko, na masana ito na. So yun, nag-dinner lang kami saglit. Then by 6 p.m. umalis na kami. Pumunta na kami dun sa Andalusia Hal Al Jamia Hospital. So, yun, in-assist kami ni Pastora Judy. Thank you po, Pastora Judy, for since day one na napunta ako dyan sa hospital nyo, sa mga kasamahan mo na nag-assess sa amin, maraming salamat. Sa kabayan, sa lahat ng kabayan na nurses o assistant ng mga doktor na napuntahan ko dyan sa Andalusia Hal Al Jamia Clinic. Maraming salamat po sa inyong assistant po. So, yun nga, in-assist ako ni Pastora Judy dun sa ENT kay Dr. Khalifa. So, yun yung pangalan niya. Ano ba? Dr. Muhammad Khalifa. So, nun, pag-check niya sa akin, sabi niya, oh, this is severe infection. Need to do drainage. So, yun na. Sabi ko, thank you, Lord. Kasi, dalawang doktor na ENT, isang consultant surgeon, nag-refuse sila, ni-refer kami, dahil hindi nila kaya. Then, yung last namin, na pag wala pa, mag-home treatment na talaga ako. So, gagamitin ko yung onion. Kaya pala tinanggahan kami, kasi, si God pala may na-prepare na para sa amin. Yun nga lang, hindi lang namin agad na contact. Huli na namin na isipan. I mean, huli na namin na alala yung tao na yun. Na yun pala yung binigay ni Lord. Kumbaga, yun na pala yung prepare ni Lord. So, nagpasalamat. We were so thankful kay God. Kasi, the last resort na yun. Kumbaga, yun na yung last test. But then, yun pa yung doktor na yun pa, yung makakagamot sa akin. So, shout out talaga kay Dr. Muhammad Khalifa. Thank you so much sa paggamot sa akin. Siya lang yung doktor na hindi nag-refuse sa akin. Talaga, as in, pagkita niya, sabi niya, it's severe infection. Kailangan na i-drain. But before that, kailangan ka munang i-treat kasi mataas yung sugar mo. Kailangan mo munang pahupain yung maga, yung swelling sa mata at dito. So, na-admit kami, it's, may mga vlog din si Uncle Boy sa mga times na yan. So, na-admit kami May 27. So, from May 19, 20, 21, 22, 23, 24 na kasi ako nakapacheck sa ENT dun sa Abir. Then, 25, pumunta kami sa isang hospital clinic na private. 24, ang gulo ko, no? Inaalala ko kasi yung off ni Uncle Boy. So, nung nagpacheck ako sa ENT, it was 24. Then, by 25, bumalik kami sa ENT for my injection. Ni-refer kami. So, by 26, pumunta kami sa isang private clinic, hospitals. Then, that night, 26, May 26, nagpa-check
kami kay Dr. Muhammad Khalifa that night, mga 7-8 p.m. na ata yun. Then, sa ano agad yun, sabi niya, pa-admit, approval for admission na kasi kailangan na akong i-train. So, that May 26, andun kami sa Andalusiahal Hospital, Aljamea Hospital. Naghihintay kami, mag 12 midnight para eksaktong May 27 ma-admit ako. So yun nga, glory pa rin sa Panginoon, no? Glory to God kasi na-admit ako May 27, then trinit agad ako. So no, pagka 27 ng mga umaga na, kasi nga na-admit ako, it was 12 midnight ng 27. So start ng May 27 talaga. Para yung bill ko siguro na-start sa day 1, yung May 27. So, yun na. The next day, medyo nawala-wala na yung swell sa mata ko. Kasi, ininjika na ako ng antibiotic. Lahat may gamot, may treatment na nabinigay si Dr. Muhammad Khalifa. So, yun. The next day, nawala na yung swell ng mata ko. Nawala na rin yung dito kong pamamaga. May konti pa. So, ano ko yung picture ko na before my operation. So, yung, and before, before kami pumunta kay Dr. Khalifa, then, nung na-treat na ako ni Dr. Khalifa before my operation, papakita ko dyan. So, ito yan, papakita ko. So, parang medyo na humupa yung maga, then yung wala na yung sakit. Tapos yung sugar ko, time to time, chine-check. So, before my operation, bumaba yung blood sugar ko nung 146. Nag-fasting ako from 10 p.m. Nung nag-last dinner kasi, the last dinner is 6:30. I think 6:30 yun. 6, nakalimutan ko na. Tapos, 5:30 or 6 yung last dinner ko. By, bumili kami ni Uncle Boy nung after ng check-up kay Dr. Muhammad Khalifa. Bumili si Uncle Boy nga ng chili fries. So, by 10 p.m, naka one bite lang ako, then nakasip ako ng avocado shake. Then, sabi, last, hindi na daw ako pwedeng kumain. Yun na yung last. Nung nandun na kami sa room, sabi nung attending nurse, mga kabayan din, so maraming Pinoy doon. Yun yung maganda, kasi may mga Pinoy. So, yun na nga, sabi last meal ko na hindi na ako pwedeng muna yung tubig, hindi na ako pwedeng kumain. So, from 10 p.m. to, I think, mga 1 p.m. mata ako pinasok sa operating room. Bumaba yung ano ko. Before 1 p.m., naging 146 yung blood sugar ko. Tapos, yun nga, nung pinasok na ako sa operating room, kasi kailangan na i-drain. So, pinasok na ako, mga 1 p.m., so, yun, last na, anesthesia na ako. Hindi inject dito na sa nose. Parang pinalanghap ako nung anesthesia hanggang sa mawalan ako ng olirat. So, yun na. Pagkagising ko, nagising ako kasi ginaganon-ganon na ako nung mga, nasa recovery, ano na pala ako, recovery room. So, ginaganon-ganon na ako nung mga nurses doon. Sabi nila, kabayan, ganun-ganun na sila. Siguro matagal akong natulog kasi nga wala akong masyadong tulog. For the past few days, wala akong tulog. So, yun nga, parang nakamulat ako. Pero andun pa rin yung feeling na antok na antok ka. So, parang ganun pa rin ako pumikit. So, umalis na sila dun, umupo na lang sila. So, sabi, nag-usap sila, sabi nila, siguro si kabayan matagal tong walang tulog sa sakit. So, na ganun lang ako sa kanila. Kasi nga, antok na antok talaga ako. So, yun na. O, medyo, after, siguro mga after 30 minutes, binalik na ako sa room. Hindi ko na namalain kung anong oras ako nakabalik sa room. So, nagstay pa kami doon. The other day pa kami na discharge. Gusto sana ni Doc Muhammad Khalifa na extend pa ako ng one day. Kasi para yung dressing ba and yung treatment ko, makontinuous muna. Pero ano na kasi, parang hindi na ano ng insurance na. Kasi yung depende sa case mo kung kailangan ka-extend o hindi. Yung akin kasi minor lang. So, yun na. Thankfully sa Panginoon at sa mga doktor na ginamit ni Lord para gumaling ako. Para kahit pa paano ma-treat yung aking swelling. So,
the next day, na-discharge nga kami. At umuwi na ng bahay. So, sa mga kababayan natin na andito sa Jeddah, Saudi Arabia, no? At nagka-problema kayo sa tenga nyo, sa truth nyo, at kailangan nyo ng ENT, huwag na po kayong mag-alinlangan. Punta na po kayo sa Andalusia Hal Al Jumeiyah Clinic and look for Dr. Muhammad Khalifa kasi napakagaling niyang doktor. At the same time, siya lang yung doktor. A doctor with heart talaga. Kasi yung kanya talaga is mapagaling yung pasyente niya. Kaya, thumbs up talaga ako kay Dr. Muhammad Khalifa. Kasi nga, siya lang yung hindi nag-refuse sa akin. Pagkakita niya, sabi niya agad, is drained na. Pa-admit na agad. Yun pala, emergency na. Emergency na pala. Kasi severe infection na. Maaaring pumunta na to sa truth ko at magkakaroon na ng complication papunta sa heart ko. Pero thankfully sa onion, ito idadagdag ko ha mga kabayan. Kasi yun nga, nung dumating kami ng bahay, nung nag-refuse din sa amin yung isang private hospital, nag-onion ako kasi nararamdaman ko na parang dito ko sumakit na at parang tumigas. So, nun nga, nag-slice si Uncle Boy ng onion lahat. Nilagyan ko lahat dito, hanggang dito. So, nung naglagay na ako dito ng onion, mga ilang oras, parang na-feel ko na nawala na yung ano, yung parang tigas, tsaka yung sakit. Tapos, nag-plema na. So, yun, unti-unti, parang yung matigas dito, naging plema na. So, hanggang sa nawala na, hanggang dito na lang. So, thankfully, na kahit pa paano nakatulong yung onion. Inabsorb niya yung ibang infection na cause ng mga bacteria sa loob. Kaya kahit pa paano, hindi na agad-agad nakapunta dito sa throat ko. So, kaya mga kabayan, if you feel something na may awkwardness po sa ilalim ng tenga niyo or whatever, always, wag na po nating, katulad sa nangyari sa akin, hindi po tama yung ginawa ko na nag doktor-doktor ako sa sarili ko kasi mahilig ako sa ganun. So, kailangan na pala natin pumunta agad ng ENT. Kung huwag na natin isipin na baka sangipin natin kasi iti-check-in din niya ng ENT kung saan nga ba yung problema. Kung kailangan ng dentist, i-refer ka din sa dentist. Pero better to check the ENT kasi sila yung nakakaalam. So, sa mga again, sasabihin ko ito, hindi ito paid na promotion sa doktor, pero ito ay pasasalamat ko kay Dr. Muhammad Khalifa kasi thumbs up talaga, as in best talaga po. Kaya sa mga kababayan natin na dito sa Jeddah, Saudi Arabia at makakapanood itong vlog, huwag na po kayong mag doubt pa. Kung may mga problema kayo sa tenga, truth, nose, kasi ENT, no? Ear, nose, truth. Kailangan nyo ng ENT. Punta na agad kayo sa mga kabayan. Ayan. Ayan. Punta po kayo dyan. Andalusia Hospital Hal Al Jumeiyah. Ano lang kasi sila, magkatapat lang. Ito yung clinic, ito yung hospital. So, yung clinic dito, yung hospital dito. So, ito yung pangalan niya, Andalusia. Andalusia Hospital Hal Al Jumeiyah. So, punta po agad kayo kay Dr. Muhammad Khalifa. ENT sa Andalusia Hospital Hal Al Jumeiyah Clinic. So, yun lang yung maano ko sa inyong mga kabayan na at least sa mga wala din alam na katulad ko na walang may maramdaman tapos wala silang alam kung saan sila pupunta na ENT, doktor, ito na po yung chance nyo kasi hindi talaga kayo magsisisi. Magaling siyang doktor pala. As in, mararamdaman mo yung care niya sa patient. So, hanggang dito lang muna mga kabayan. So, mag-vlog ulit ako sa journey ng aking pagdoktor-doktor sa sarili. Sabi ko magkikwento ako tungkol sa nangyari sa akin.
So, nagpapasalamat din ako kay Pastora Judy Juan ng Al Jamea, sa Al Jamea din siya. Kasi, and doon sa mga nag-assess sa amin na kabayan, maraming salamat po. Talagang hindi nyo ako pinabayaan. And doon sa hospital ng Andalusia ng mga nurses din nating kabayan, is maraming salamat din po sa pag walang sawang pag-treat po sa akin kasi at sa asawa ko po kasi hindi naman mababait sila po, as in mababait. So yun nga po, i-update ko naman po sa next vlog is ito, kanina. So, baka bukas na. So, ito, i-upload namin to mamaya. Then, bukas, yung appointment ko na sa plastic surgeon. Kung ano na yung pangyayari at kung ano na yung next na gagawin. So, ang tabayanan nyo po, mga kabayan, si Uncle Boy nasa trabaho pa. Pero, iba talaga. I was so lucky to have Uncle Boy as my husband. Kasi, talagang well, talagang maalaga. Kahit pagod galing sa trabaho, siya pa rin yung nagsiserve ng pagkain, nagluluto ng pagkain, naglalaba lahat-lahat. Eh, ngayon, repair nila, as in sobrang pagod. But then, I don't want to cry kasi hindi ako ganun. Hindi, wala akong may narinig na tawag nito. Murmuring o, pagod na ako. Yung, wala, as in, mula nung na-hospital ako, mula nung nagkasakit ako, nag-start yung ganito, never ako nakarinig ng complaint kay Uncle Boy. Yung pag-aalaga niya, yung kung ano yung vow na, yung kung ano yung vow na sinabi niya nung, pinangako niya nung kasal namin, talagang ginawa niya. So, wala akong may narinig na complaint from him. Mula sa hospital na natutulog siya, tapos biglang may kailangan ko pumunta ng CR, kailangan ko ng ganito, ganun. Wala akong may narinig na complain. O kahit pagdadabog lamang na antok pa ako, wala. As in. Kaya, I was so lucky to have him as my husband kasi hindi ako nahirapan. Doon mo pala talaga matitest yung love ng partner mo sa'yo through sa circumstances sa buhay ng mag-asawa. Dadaan at dadaan talaga kayo sa isang pangyayari kung saan kayo matitest kung gaano kahalaga yung isa't isa. So, and kung gaano kanya kamahal in your ugliest part ng buhay mo. So, at I'm not happy kasi na nagkaganito ako. I'm happy kasi naranasan namin yung ganito. Naranasan namin kung gaano kami ka-strong. Mula pa naman noon, strong talaga kami dalawa. Strong yung relasyon namin bilang mula pa boyfriend-girlfriend. Sobrang strong kahit palagi kami nag-aaway, everyday nag-aaway kami talaga as in. Pero at the end of the day, nagiging okay kami. So, mula noon kasi hanggang ngayon, yung band namin sobrang ano pa sa mighty band. Kaya, talagang sobrang saya ng puso ko kasi alam ni God eh, binigay niya sa akin yung tamang tao. Binigay niya sa akin yung taong magmamahal at mag-aalaga sa akin. Even in my ugliest point sa buhay ko, sa sarili ko. As in, si Uncle Boy, kahit ngayon, pagod sa trabaho, palaging pagdating niya yung bunga niya, kamusta ka na? Kamusta na yung nararamdaman mo? Okay ka na ba? As long as hindi pa yan nasasara, hindi nawawala yung kaba ko. So sabi ko na lang sa kanya, sabi niya, kasi kahit andun ako sa work, ikaw yung naiisip ko kasi kung ano ka na, kasi andun pa rin yung kaba ko, hindi mo lang alam kung gaano ako kinabahan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung kaba ko as long as hindi yan masasaka. Sabi ko sa kanya, syempre, haba-haba ng buhok ni ate, no? Mahaba yung buhok na. Anyway, just kidding aside. So, yun nga, sabi ko, huwag mo akong isipin pag nasa trabaho ka, mag-focus ka, kasi
okay lang ako, okay na ako. Inihintay na lang natin na isara to. So, at beside, nilift na nga natin to sa Panginoon. So, siya na yung nakakaalam. Yung gawin lang natin, yung part natin. So, sa mga kababayan natin, sa mga kababayan natin, no, na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, always natin na iisipin, always natin lift sa kay Lord yung mga problema natin o yung pinagdadaanan natin, kahit gaano pa yan kabigat. Walang mabigat na problema pag inilift na natin sa Panginoon. Alam mo yon, minsan sa mga sitwasyon sa buhay natin may mga realization mo. Kaya katulad sa amin na last resort na, pero yun pa pala yung prepare ni God for us. So, wag natin agad, wag agad tayo mag, yun ito, as human as we are, kasi hindi naman ako exempted dyan. As human as we are, minsan pag may mga problema tayo, minsan sinasabi natin sa mga parang bigat ito, bakit hindi ko nakaya. Mali pala yun. Kasi dapat pala sa bawat problema, pasalamatan natin. Kasi dun lang pala, sa ganong sitwasyon lang pala, natin malalaman kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yung gawin lang natin ay patatagin yung ating faith sa Kanya. So, a little ano lang, based on our experience, no, just a little realization in life na sa bawat problema sa buhay, pasalamatan natin na dumaan tayo dyan. Kasi dyan natin mararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, mga kababayan, i-close ko na tong vlog and mag-vlog uli ako. Kasi medyo mahaba na tong vlog na to. So, pag may problema at kailangan ng ENT doctor, punta agad sa Andalusia Hal Al Jamea Clinic Hospital at nasa second floor yun, look for Dr. Muhammad Kalefa. So, mga kabayan, again, thank you for watching and I'll close ko na itong vlog ni Uncle Boy. So, ako muna mag-take over ng kanyang vlog. So, vlog na namin tong dalawa. Stay healthy po tayo, mag-ingat palagi, and God bless po. Mwah.